Hello mga boss, Louie Trivia sa akong CAD operator. So ang gagawin natin ngayon mga boss, magsishare ulit ako ng mga command na pwede nyong gamitin dito sa AutoCAD. So itong mga command na ito is bihira lang natin nakikita o ginagamit na pwede pala ito para mas mapadali natin yung paggawa natin ng drawing natin dito sa AutoCAD. So huwag natin patagalin pa mga boss, punta tayo dun sa desktop ko. Bago ang lahat mga boss, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon, yung block, M stretch, scale, M2P, tapos dim scale. So siguro pabilinyar na sa inyo tong block tsaka scale. Pero ang gagawin natin is gagawa ko ng tricks dito sa block tsaka scale kung paano siya ginagamit. So unahin na natin yung block. So may dalawa tayong option para mag-group yung object natin. So, ito yung tinatawag na group talaga. Tapos, ito naman tinatawag na block. So, ano bang pinagkaiba ni group tsaka block? Si group kasi, hindi mo na siya ma-edit kung hindi mo siya i-ungroup. So, try natin yung i-group to. So, pag nag-ano kayo ng group, i-highlight nyo lang. So, pagka-highlight nyo, i-edit nyo siya para makita yung command niya. Tapos, enter. So, na-group na siya. Pero si group kasi, kailangan mo po siya i-ungroup para ma-edit mo siya. So, right-click. Tapos, group, ungroup mo siya. So, ayan na. Makikita mo, is naka-ungroup na siya. I-edit mo lang ulit siya. Tapos, i-group mo ulit siya. Pero si block kasi, pwede mo siyang i-edit kahit naka-block na siya. So, ang command dati natin is ganito. So, highlight natin to. Yan. Tapos B. Enter. Tapos ipipick natin yung point. Tapos select object. I-highlight natin. So, babaguhin na natin yon. So, ang gagawin natin, bibilisan lang natin ng konti gamit ang command para maka-create tayo ng block agad. So, ang gawin nyo is i-highlight natin to. Pagka-highlight nyo to mga boss, i-control sinyo siya. Pagka-control sinyo, sa pagka-control sinyo na, isasunod nyo naman is control shift B. So, eto na siya. Kung makikita nyo mga boss, is naka-block na yung object natin. So, eto ngayon yung so, i-delete na natin to. Yan. Tapos, i-move na natin to. So, ang susunod naman natin, ganito yung ginagawa natin. Ewan ko kung ginagawa nyo to. Di ba, pag nag-edit tayo ng block, i-double click natin siya, tapos okay. So, mapupunta tayo dito sa block natin. Pero, ang gusto natin is nakikita pa din yung plan natin. Yan. Kunwari, yung plan natin, yung mga ginawa natin dun sa model natin. So, i-close lang natin to, tapos save. So, ang gusto ko, nakikita ko pa din to. Yan, yung mga plan ko na ine-edit ko tong block na to. So, ang gawin nyo is ika-copy lang natin. Copy. Ilalagay lang natin dito sa plan natin. So, ang gagawin natin para na makita pa din tong mga floor plan natin na ine-edit tong block natin, i-type nyo lang ref tapos enter. So, i-select natin yung block natin. Yan. Tapos, okay. So, makikita natin mga boss, is nakikita ko pa din yung floor plan. Tapos, pwede ko pa din i-edit yung block natin. Tapos, hindi siya nagagalaw tong floor plan natin kahit anong gawin natin, kahit delete mo yan, hindi yan nagagalaw. So, yun natin, delete, wala. Hindi mo siya madedelete. Kasi, nakapasok pa din tayo dun sa block na ginawa natin kanina. So, kunwari, gusto ko i-edit to. So, delete lang natin to. Yan. Kunwari, dalawa or dalawang sopa lang dito na upuan. So, imumul lang natin siya. Kunwari, i-edit lang natin itong sopa natin. Papunta siya dito. So, delete lang natin to. Yan. So, lumit na siya. Tapos, pwede na natin siyang i-save. Ang command naman, pwede kayong mag-save dito or di kaya nasasanay kayo sa keyboard nyo, ref, sinyo lang. Tapos, enter or space,
Tapos, save natin. Okay. So, nakikita nyo, na-edit na natin yung ginawa nating object o yung supa natin na nakikita pa natin yung floor plan natin. So, tulad nito, naka-block tong cars natin. Kunwari, gusto ko siyang dagdagan. So, ang gawin nyo lang dyan ulit, yung ginawa natin kanina, command lang natin, ref, enter. So, select natin yung block natin. Yan, na-select na. Okay natin siya. So, pwede na natin siyang i-edit. So, kunwari, lalagyan ko siya ng, lagi lang natin ng rectangle dyan. Pwede mo siyang i-edit na ganyan. Na hindi nagagalaw yung floor plan natin. Tapos, close lang natin ito. Na hindi nagagalaw yung floor plan natin. Kung okay na siya, pwede nyo siyang i-save dito or pwede kayo mag-command ng ref, close, enter, tapos i-save natin. Okay. So, makikita nyo, is hindi siya nagalaw yung floor plan natin. So, next object naman natin. So, pwede din to. So, copy lang natin to. F8. Copy lang natin dito. If ever naman, madami kayong doors or windows na magkakaiba or magkakaparehas, kunwari yung doors nyo na D1 is 10 yung magkakaparehas dito sa floor plan na to, 10 lang. So, pwede nyo siyang i-block to. So, i-highlight lang natin. Yung ginawa natin kanina, Ctrl-C, tapos Ctrl-Shift-B. So, naka-block na siya. So, in case madami siya, yan, sobrang dami na ganyan na magkakaparehas or typical yung doors natin. So, pwede nyo siyang eto na lang yung i-edit nyo. So, command lang kayo, ref, enter, tapos click lang natin tong block na to, tapos okay. So, makikita natin is pwede natin siyang i-edit. Kunwari, binago ko siya ng 2 ito na doors, enter, yan. Next natin, i-save natin, ref, C, enter, save, close. So, makikita natin, lahat ng mga block natin, nagbago din siya. So, ganun yung gawin nyo para mas mabilis yung pagbabago nyo ng mga details dito sa floor plan or sa mga details ng structurals. So, magandang gamitin to mga boss, lalo na sa pag-details nyo. So, ganun yung tricks ng blocks natin. So, delete na natin to. Next naman natin itong M-stretch. So, ano ba nagagawa nitong M-stretch na to? So, sample natin dito mga boss, meron tayong doors dito. So, ang ginagawa kasi natin dati, di ba? Ganito yung ginagawa natin. I-copy natin yan. I-move lang natin. Kunwari, minove natin yung doors natin. Ililipat pala sa kabila. Yan. So, ililipat natin dito. Yan. So, i-delete na natin to. Yan. Tapos, ang gagawin natin, i-extend natin to or i-extend natin to dito sa line na to. Yan. I-extend lang natin. Yan. Tapos, mag-trip pa tayo na dito banda sa opening ng doors. So, ang gagawin nyo dyan para mas mabilis. Yan. Para mas mabilis kayo mga boss, gagamitin natin itong M-stretch. So, ang gagawin natin, M-stretch natin. So, MS nyo lang sa command, makikita kayo sa pangalawang command yung M-stretch, i-click nyo lang yun. Click natin. Tapos, i-highlight lang natin yung object na i-stretch natin. Yung i-stretch natin, ito yung door natin. So, pag na-highlight nyo na, enter. So, pwede na natin siyang ilipat. If ever man na ililipat yung doors nyo. So, natin. So, ililipat natin dito. Yan. So, makikita nyo mga boss, hindi na tayo nag-trim dito. Yan. Kasi ginawa natin M-stretch na lang. So, try natin ulit ilipat dito sa banda nito. M-stretch. Yan. MS. Click nyo yung M-stretch. I-highlight natin to, yung doors natin. Enter. Tapos, ililipat na natin dito sa kabila. So, ayan. So, next pa na natin, ang pwede pa niyang gawin, kunwari itong dimension natin, pwede natin siyang i-stretch to pataas. Yan. Type lang natin, M-stretch. Yan. Click natin yan. Tapos, highlight natin to. Enter.
Tapos pwede na natin siyang i-adjust pataas. Yan. So kunwari ito, i-adjust na din natin. MS, M stretch, yan. Click nyo tong pangalawa, M stretch. I-highlight lang natin tong stretch natin. Enter. Tapos pwede na natin siyang i-drag. So ganun kadali yung pag-ano to sa M stretch na command. So tapos na tayo sa M stretch na command. So next naman natin mga boss itong scale. So madami nagtatanong sa akin ito kung paano ba daw i-scale yung dinownload niya doon sa internet. MM kasi yung na-download niya. Tapos gagawin niyang meter itong mga cars na to, itong mga sasakyan na to. So ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng reference natin na isa dito, yung sukat niya. So ito yung sukat niya. So ang sukat nito is 1,695. Pag kinonvert natin sa meter to, is magiging 1.695 na siya. So magkukuman na tayo ng scale, yan, SC, enter, i-highlight natin lahat to. Yan. Pagka-highlight nyo lahat, i-enter nyo ulit. Tapos, i-click lang natin dito banda. Yan. Click. Yan. So, makikita nyo naka-scale na siya, no? Yan. Ang next na gagawin nyo is, i-type nyo ulit ng R. Yan. Enter. Tapos, hanap, ano natin yung dimension natin kanina. Yung unang point na ilalagay nyo dito. So, i-click nyo yung mouse nyo ng, i-click natin yung left mouse natin. So, i-click nyo to. Tapos, yung pangalawang, ano natin, i-click natin dito. So, yan. So, next naman gagawin natin is itatype natin yung dimension natin na nakuha kanina na 1,695. So, i-convert na natin siya ng meter. So, 1.695. So, ito na yon sa meter. So, pag okay na siya, i-enter lang natin siya. So, makikita nyo lumiit na siya kasi ang gamit na natin is meter na to. So, ang gamit na natin is meter. So, itong mga cars na to is pwede nyo siya gamitin sa model nyo kung meter yung gagamitin niya. Control C muna tayo. Ibalik natin sa dati. Tapos ulitin natin yung dimension natin. Ulitin natin yung command natin sa scale. So meron na tayong reference na 1,695. Command ulit tayo ng SC. Enter. I-highlight natin lahat to. Enter. Tapos pag ano tayo ng mag-click lang tayo ng isa dito. So, na-scale natin siya. Tapos, click, mag-type ulit kayo ng R. Enter. Tapos, kukunin na natin itong dimension na to. So, i-click lang natin yung unang reference natin ng dimension. So, ilalagay natin, i-click natin dito ng isa. Tapos, yung pangalawa naman, i-click nyo to. Yan. Tapos, itatype nyo na yung sukat na i-convert natin sa meter. So, 1.695. Tapos, enter. Tapos, delete na lang natin to. So, makikita nyo, is na-convert na siya sa meter. So, ganun gawin nyo kung nag-download kayo ng mga furniture or ano man dun sa internet. So, para ma-convert nyo sa meter to mm, tapos mm to meter. So, sundan nyo lang yung ginawa natin. Pag ano naman, pag meter naman yung na-download nyo mga boss, i-scale nyo ulit dun sa mm. I-convert nyo na lang yung nakuha nyo na meter na sukat to mm naman. So, next naman natin, so tapos na tayo dito sa scale. Next naman natin na command, ituturo ko sa inyo, is M2P. So, ano bang ginagagawa nito M2P? So, ang nagagawa nito, kunwari, yan, mag-line tayo, offset ng 150. Tapos yan. Radius. So, na ganyan. Kunwari, meron kayo dito na wall. Kunwari, wall to. Siyempre, ang gagawin natin ngayon, rectangle muna tayo. So, kung gusto kong kunin yung pinaka-center nito,
Kasi ang ginagawa natin dati mga boss, paglalain muna tayo dito para makuha natin yung center ng wall na to. So, ilalagay natin dito. Yan. Tapos, igaganon natin, di ba? Yan. So, iibahin natin. Gagamitin natin itong command na M2P. So, didelete natin dito para makuha agad yung center line nitong wall natin. So, erase muna natin. Tapos, erase natin. So, magkukuman tayo, maglalagay ako ng line dito. So, line, enter. Pagka-enter nyo ng line, i-type nyo ulit ng M2P, enter. Tapos, pag-ano tayo ng reference point, para makuha natin yung gitna, syempre, yung reference point natin, dito, enter natin yan. Tapos, dito mga boss. So, makikita nyo, naka-center na yung object natin. So, kung gusto nyo din kunin itong center nito, yan, kasi hindi natin makuha yung center niya eh. So, i-type nyo ulit ng M2P, yan, enter, tapos mag-ano tayo ng reference point dito sa gitna. So, maglalagay tayo dito, i-enter natin yung unang reference, click natin yan, tapos i-click natin ulit dito para makuha natin yung center natin. So, pwede na natin siyang idiretso dito. Yan. So, okay na natin mga boss, nakuha natin yung center line. So, pwede rin to sa, delete na natin muna to, sa ML. So, yung ML, yung dalawang line natin. So, ML, scale, tapos 100. So, eto, makikita nyo, ganito yung ML, dalawang line. So, ang gagawin natin, kukunin natin ulit yung center line nito gamit yung ML, kasi kunwari ilalagay ko yung dalawang line dito, yung M line. So, type nyo lang ML, tapos enter. Pwede nyo ulit gamitin yung M2P para maano nyo yung pinaka-center niya. So, M2P, enter, tapos unang reference point, yan. Yung pangalawang reference point para makuha natin yung pinaka-center. So, wait lang natin kasi naka-tap yata tayo. So, ML, justify. So, naka-tap tayo. I-zero lang natin para mag-center yung M-line natin. So, ulit tayo. ML, tapos M2P, enter. Tapos yung unang reference point natin dito, yung pangalawang reference point natin, i-click natin dito para maging center siya. So para makuha ulit natin dito, yung parang ginawa natin sa line lang kanina, M2P ulit, enter. So unang reference point, tapos yung pangalawang reference point. So nakuha na natin yung pinaka-center nitong wall natin. So, yung ML natin, naka-center na siya. So, hindi na natin kailangan mag-trim dito sa pagkuha natin ng center line dito sa wall natin. So, erase natin. Pwede rin to, kunwari, rectangle natin. Yan. Kunwari, wall natin to. Yan. Gusto ko kasi i-center dito, move natin. Yan. So, hindi ko siya may center dito kasi wala akong line na ginawa dito. Yan. Hindi natin siya gagawin na ganito. So, magkukumad lang tayo ng M2P. So, delete na natin to. So, ikakopy natin to. CO. Enter. So, i-ano natin yung pinaka-center nitong column natin. So, i-click natin dito. Yan. Pagka-click nyo, i-command nyo ulit ng M2P. Enter, tapos yung unang reference point natin dito, tapos yung pangalawang reference point natin dito. So, naka-center na siya. So, escape natin. Yung ano natin, naka-center na yung wall natin. So, trim lang natin to. Yan, naka-center na siya. So, ganun yung paggamit ng M2P dito. So, next naman natin mga boss, itong dim scale.
So, ano ba nagagawa ni Dim Scale? So, si Dim Scale, mga boss, pwede mo siyang palit-palitan yung scale mo na iisa lang yung nakalagay dito. Yan. So, magpupunta tayo dito, mga boss, sa ginawa ko dito. Kung makikita natin itong dimension natin, sobrang daming dimension ang nakalagay. So, ang ginagawa natin dati, kung gagamit tayo ng standard, nag-create tayo ng mga dimension na 1:10, ito 1:100, 1:50, ang ginawa niya. So, ang gagawin natin, iisa lang yung dimension natin na gagawin dito para sa lahat na, lahat ng scale, pwede siyang gabitin. So, back lang natin dito, punta tayo dito sa drawing. Ito yung mga list ng scale para sa meter, ito naman sa mm, gamit ang dim scale. So, ang punta mo tayo sa dimension natin is naka-standard ako, yan, na ginamit. Hindi ako gumamit ng unnotive. So, gumagana natin itong dim scale na command sa standard lang. So, yung standard, isi-set na natin. So, set. Tapos, i-close natin. So, mag-try tayo ng dimension na naka-scale sa 1:20. So, mm yung gamit natin, 20 yung i-insert natin pag nag-command tayo ng dim scale. So, try natin, dim scale. Enter. Tapos, yung command, 20. 120 lang yung lalagay nyo. Enter. Tapos, mag-DLI na kayo. Yan. 1:20 na yan. Kung magpapalit naman kayo ng scale ulit, itatype nyo lang ulit. Dim scale. Yan. Enter. Kunwari, ang gagamitin mo ulit is 1:100. 100 mo lang. Tapos, enter. Tapos, pwede ka na mag-dimension ulit. DLI. Yan. Naka-scale na tayo sa 1:100. Kung gusto mo ulit mas malaki, or babaguhin mo ulit yung dimension mo, kunwari, gagamit tayo ng 1:150, i-type mo lang ulit. Dim scale, 150. Enter, tapos mag-dimension ka na ulit ng panibago na naka-scale sa 150. So, sa meter naman, ito yung gamitin nyo, i-type nyo, kung meter yung gagamitin nyo. Yan. So, tatagalan na natin para makita nyo, i-post nyo na lang yung ano, video para makita nyo yung list, mga boss, para sa scale ng meter, tapos sa mm, gamit tong dim scale. So, hanggang dito na lang ulit, mga boss, sana meron kayong medyo natutunan dito sa paggamit natin ng block, m-stretch, scale, M2P, tapos dim scale. So, ang susunod natin, mga boss, sa next video natin. So, kung makikita nyo, dito ako nag-plot sa model, hindi sa layout. So, try natin dito mag-plot para meron din kayo idea kung paano mag-plot dito sa model. So, pero hindi ko siya nirecommend na dito kayo mag-plot. Mas maganda kasi mag-plot sa layout, lalo na pag pumasok kayo sa mga company. So, ang ano kasi dito, isa layout kami, nagpa-plot, hindi sa model. Pero, ito kasi, mga project-project ko lang, mga sideline ko lang. So, pwede tayong mag-plot dito. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-plot, paano mag-scale dito sa model pa sa pagpa-plot. So, next video natin, mga boss, tuturuan ko kayo kung paano mag-plot dito sa model. Kung paano mag-scale ng object, kung paano mag-scale katulad nito. Kunwari, ito kasi naka-scale sa 1:50. So, paano ko nalaman na 1:50 itong scale na to? Kung paano ko siya ginawa? So, in the next video natin to, mga boss, isa-isayin natin para medyo maliwanagan kayo kung paano mag-scale. So, hanggang dito na lang ulit, mga boss. Hanggang sa muli, paalam na.